Kuya Kim, ano na naman po itong pinapagawa niyo sa akin? Ay! Ah! At alamin natin sa nagpunta si Ate Girl Jackie sa kanyang matanglawin adventure. Lahat aalamin, wala kaming disusungin. Ito po si Kuya Kim. Matanglawin. Sa lugar na ito, malilin lang ang inyong mga mata. Sa tamang aura lang at anggulo ng kamera. Mga artwork na wala sa papel o sa canvas, kung hindi, nasa sahig pareho nito. Nagsimula ang street painting noong 16th century sa Europa, sa Italia. Ang tawag sa kanila ay mga Madonari. Bakit? Dahil ang pinipintura nila sa kalye ay mga image ni Madonna o ni Virgin Mary. At ang nagsimula naman ng 3D art ay si Kurt Wenner noong 1982. Gumamit siya ng mga prinsipyo ng geometry para magkaroon ng perception ng depth o lalim. 2014 ang binuksan ng Art in Island dito sa Quezon City. Ito ang second largest 3D art museum sa Asia. Pero nangunguna pagdating sa dami ng artworks na makikita sa isang museo dahil meron itong more than 180 artworks na pininta ng 14 Korean artists sa loob lang ng 4 na buwan. Sa ibang gallery po, hindi natin pwedeng hawakan yung mga designs. So dito po, free tayong makapag-interact sa mga paintings po through walls and floors. At isa naman sa mga exhibit dito ay ang famous painting ni Van Gogh na Starry Night. Kung mapapansin ninyo, para akong nasa loob ng painting. Bakit? Dahil sa dalawang bagay. Itong frame sa aking harapan at itong background, kinagbibigay ng isang optical illusion. Kung mapapansin natin itong drawing na to, kung titignan natin, parang magkakaiba ang size ng tatlong pole. Ngunit kung susukati naman natin, pare-pareho silang 2.5 inches. Bakit nagkaroon ng optical illusion? Dahil sa background at sa framing ng tatlong pole. Ang tawag dito ay Ponzo's illusion. Makikita rin ang Ames Room kung saan nagbimistulang higante at maliit ang nasa loob ng kwarto dahil sa paslant na sahig dito. Ano ba kaya mga ilusyon ang makikita rito? Sumama kayo, tara! Hala, nasan ako? Parang naririnig ko si Kuya Kim. Ilusyon nga, dahil ang inyong Kuya Kim naging si Ate Girl Jackie. Ay! Ah, kayo pala yan ah! Siyempre, maganda yung lugar. Dapat pack din ang aurahan dito. Simulan na natin. Ganun. Wow! Kuya Kim! Wait lang! Relax ka lang, Ate Girl. Dahil ang sunod mong pupuntahan ay nababalot ng hiwaga. Oh, Kuya Kim, kahit hindi kita kasama, itutur ko yung matanglawin na. Halika, 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 halika. Pinaghandaan ko to eh. Char! 2018 ang maidagdag ang hiwaga experience sa Art in Island. At ang bagong attraction, Glow in the Dark. At ang sekreto naman sa Glow in the Dark illusion nito nasa likuran ko ay ang UV light. Nagre-react sa UV light ang mga fluorescent colors pareho nito. Isang example ng magandang fluorescent color na nag-absorb ng UV light ay mga neon colors. Meron dalawang uri ng ilaw. Merong visible light na nakikita ng mata. Ito ang nagsasabi sa atin na ang mangga ay dilaw at ang mansanas ay pula. Ang lahat ng mga kulay sa loob ng rainbow ay nasa visible light. Ang isang uri naman ng ilaw ay hindi nakikita ng mata. Ito naman ang ultraviolet light. Diba kanina in-explain ni Kuya Kim na ang black light ay isang UV light? At ito ang hindi niya sinabi, so ako na lang daw magsasabi. Ang paint na ito, kaya siya nag-glow dahil meron siyang phosphors. Ang ginagawa ng phosphors, kapag tinatamaan ng black light, kinoconvert niya ito sa visible light. Isn't it amazing? Pero alam niyo ba na may mga pagkain na kapag natapatan ng black light, nag-glow in the dark din? Tulad ng tonic water na may chemical na quinine. Pero mga bata sa inyong tahanan, kung sakaling susubukan ninyong ganitong eksperimento, huwag ilalapit ang UV light sa inyong mga mata. Ang UV light na nakikita natin sa exhibit na to ay nasa safe range lamang o hindi masama sa ating kalusugan. Ano naman ang mangyayari pag sobrang taas ng UV light? Ito ang dahilan, bakit tayo nasa sunburn? Guys, nauna na pala ako sa Balloon Festival, ah! Pasyal-pasyal lang pag may time, Ate Girl!
tinitignan mo at nakarating agad sa sinulog sa Cebu. Senyor, Viva Santo Niño. Rice terraces ng Ifugao. Hello po! Pahinging lettuce! What? Rice terraces pala to. Pahinging palay! At binisita pa ang Tarsiers ng Bohol. Ano ba yan? Ba't ka nagpapakyut? Para kang baliw. Ano ba naman yan eh? Huwag ka nga tumitig sa akin. But wait, there's more. Dito, hindi ka pwede mag-isa dahil ito ang festival ng tuna. Nakakatawa yun. Dahil malamig ang panahon, itodo na natin to. I-feel naman natin na nasa Benguet tayo dahil itong nasa likod ko, ang Colors of Stobosa. Dahil noong 2016, pininturahan ang 150 na bahay gamit ang 2,800 galon ng pintura para gayahin ang favelas ng Brazil. At eto naman, alam nyo ba kung nasan ako? Nasa Puerto Princesa Underground River ako. Charot! Siyempre, hindi ganito yung kulay nun. Pero inspired ito sa Puerto Princesa Underground River. At gusto kong puntahan yun dahil alam nyo ba, noong 2012, nasama yon sa New Seven Wonders of Nature. At hindi lang yan, doon din makikita ang fossil ng isang 20 million years old na sirena. Gusto nyo yun? Ay, Kuya Kim, true ba? Chill ka lang, Jackie, dahil ang sirena na tintukoy mo ay walang iba kundi ang labi ng isang sikaw o mas kilala bilang dugong. Pero, pasadong sirena naman ako, diba? Masaya ako kasi syempre iba yung pag may first time ka makikita. Tsaka ang amazing kasi parang totoo talaga na kasama ka dun sa artwork, pag lalo na sa picture. Ako nga kanina sa photo, nag-photo bomber lang ako, pero nag-e-enjoy ako. Sobrang ang saya kahit hindi ko kakilala talaga yung ano, parang nag-e-enjoy talaga. Basta matanglawin adventure, astig!